Hello guys, today is Saturday guys. At ito na ako sa kusina guys at nagluluto ako ng sumay. So today's for ingredients guys, ay ito lamang ang ginagawa ko. At ito naman ay mayroon na siyang luya, mayroon siyang asin, mayroon siyang coconut. So yan lang ang nilalagay ko guys, dalawa lang. Kasi konti, mayroon din siyang sugar. Para matansa yung asin niya at yung tamis. At mayroon din siya dahon. So to this, my ingredient guys, I'm doing my suman na malagkit. So ito lamang guys, ay napakasimple ang aking luto. At yan ang makikita, yan lang ang ingredients. At napakasimple lang. So guys, ipin mo na binabad muna. So, kung napansin nyo, mayroon siyang, ayan, luya yan, guys, kasi gusto ko mabango ang aking suman. So, napakadali lang ang suman, guys, ang mahirap talaga magbalot. Napakabilis lang gawin niya, pero ang mahirap dyan, magbalot, tapos isaing mo pa yan pagkatapos para masarap ang suman nyo. O kung mayroon kayo mga steamer yan, yun ang gamitin nyo, steam nyo lang ang iyong suman at lagyan nyo ng tubig. I-boil nyo lang sa water at put the suman in the top. So, yun na guys. Ito yun lang. Napakasimple lang ang ginawa ko guys. At alam nyo na nag-grabbing ako ng suman na malagkit. Kasi wala tayo ditong balang. Kung nakikita nyo ay kumukulo-kulo nyo guys, hintayin nyo lang ang sabaw na hanggang tumuyo siya kasi nadamihan ko ata ng sabaw. So, siguro maluluto na yung malagkit ko bago isa lang sa steamer. Pero, mas okay yun guys kasi mas mabili i-steam ang inyong rice. So, kung gumawa kayo ng suman, kailangan nyo ibabad ng one night. Soaking first the water, the sweet rice, before you cooking because it's really hot ako. When you put in the boiling water. So, yun na guys, ang aking... So, this is a Mommy Jovi. At si Mommy Jovi ay nagluloto ng suman. Ang suman ko ay napakasarap at malinam na. So, iba-iba tayong klase ng suman. Mayroon ding balanghoy. Ito naman ay sumang malagkit. So mga nakarilit dyan sa mga nasa Pilipinas, pasensya na kayo at ang ingredients ko ay kulang. So dito sa ibang bansa, wala kaming makitang dahon at ito lamang ang aking dahon, prosin. So kailangan mo ng punasan at iganggang sa stove na yan. Sa itong stove na to, ilagay ko ano yan. So ito naman guys ang aking na simpleng recipe ngayong araw na ito at ang... Napakasarap nito guys, makikita nyo na pag ito'y naluluto na at napakasarap nito. Masarap ito sa kape sa umaga, lalo na sa breakfast, pag pumunta kayo ng work, or sa mga simple lang na ano nyo, mga occasion, mga birthday. Pwede nyo itong gawin at sa mga mahilig gumawa ng mga suman, biko. So, ito namang ingredients ko ngayon ay ang suman. Hindi ko lang alam to kung mapalpak ito or hindi. So yun na guys, napakasarap na at medyo umano na yung tubig niya at di ko lang alam kung gaano siya katamis o kasi hindi yung pwedeng sobrang tamis kasi suman ito. So kailangan na yung itansya yung asin at yung asukal para magtama na yon na sugar. Ayan, sugar brown. You can put also the white if you wanna put some. If you have no brown sugar, you just add a grated sugar white. That's the white sugar right there. So, guys, ayan ang aking ingredients, guys. At mamaya-maya, guys, maluluto na. At ibabalot na natin at i-wait nyo muna bago lumamig ang inyong suman bago nyo balutin sa dahon.
Ano pang hinintay nyo, guys? Gumawa na kayo ng suma. Napakasimpleng gawa lang. At, guys, don't forget to subscribe my YouTube channel, guys. Sa mga di pa nakasubscribe, don't forget to click my notification button para ma-update kayo sa mga susunod na mga video, guys. At, taga, guys. Saan na yung ano nito? Di ko maano. Ewan ko sa ano. Oh, dito muna, guys, nagtatapos at nakita nyo na ang aking suman ay malapit na siya. At hinaan nyo yung apoy, guys, pag ganyan na, guys. Ilagay nyo lang sa low. Baka masunog ang iyong suman. At mahirapan na tayong magbalot. Alam nyo na. So, ganyan siya, guys. Nagkulo-kulo talaga siya. Sobra. At i-ano nyo lang. At try nyo yung tikman yung lasa ng asin at ang asukal para masarap siya sa umaga. Okay, guys, dito nagtapos ang aking video. Sa mga di pa nakasubscribe, binalik ko na ulit. So, maraming salamat and happy weekend sa inyong lahat dyan. Thank you very much for watching my video. Bye-bye, guys. See you later. So, i-steam na lang natin kasi madali na lang kasi luto na pala ito siya. Na! Tingnan mo yung mga dahon ko, guys. Sira. Give me one dahon, Demar. Hirap na mamagsuman dito. Sira ang dahon. Yun ang problema dito pag nagsuman ka, sira yung mga dahon. So idubli natin yung dahon.
Kung sira yung dahon, mahirap talaga guys. Ang dahon dito sa United States. Bulok-bulok yung dahon. So, ang gawin nyo na lang, arahin nyo na lang. Tuloy natin yun. Or, itali natin. Itali nyo. Ayan, ganyang mangyayari, guys. Hindi mo na ito kainin eh. Kasi luto na. Oo, naluto masyado. Kunti na lang may tuin ito. Malasa na siya. Uy, di mo na rin ito kainin eh. Kahit hindi, nailagay siya dahon. Na, nasira na naman, guys! Ah. Ayaw ko na magsuman. Ang dahon dito, napakasira. Bobo, you teach that now? Why are you just laughing there? Wala tong dalawang ko. Hindi nyo na pwedeng i-ano kasi masisira na ang dahon. Lang guys, anuhin yung dahon kasi talagang masira to. Oh, mayroon na naman butas na kaya ayaw ko nang magsuman kasi mahirap eh, ang hirap ng dahon dito eh. Ang dahon dito ang ano eh, butas-butas. Oh, pag isang ano mo sira, hindi ata to dahon ng saging talaga eh. Normal eh, hindi dahon ng sabak. Kasi ang bilis niyang masira eh.
alam anong klaseng dahon. Basta ang bilis na nasisira. Butas na naman, nakita nyo? So, kailangan na nating dalawahing dahon. Kasi butas siya, oh. Hindi ko na alam anong gagawin sa dahon na. Diretso na lang, guys. Pwede kayong magsuma ng direct. Huwag na lang ibalot kasi ang dahon namin dito, palpak. Pangit yung dahon dito. Hindi aganda. Ewan ko anong klaseng dahon to. Ang bilis, masira, oh. Hindi ata to dahon ng saba. Ano kasi yung dahon nila, matanda na kaya. Ang bilis talaga yan, masisira. Hindi yung ano na saging labong. Balutin na lang natin para masarap ang lasa. Ayan, sira din. Diyos ko, Lord! Anong gawin ko dito, Lord? Mga sira ang dahon. Kita na lang natin ito. Hindi talaga katulad sa Pinas, diba? Mahirap umano dito, guys. Makipagsapalaran sa ano, dahon. Pag nagsuman ka. Kasi, ano, puro butas. Hinaan nyo na lang pag ano, no? Kasi masisira yung ano nyo. Dahon. Ayan, ganun. Niliitin ko na yan, oh. Maliit siya. Oh, nakita niyo? Nakita niya yan, oh. Kaya ano na lang, nalabas yung ano niya. Pinai. Di maganda yung ano. Ito maliit naman, sobrang liit kasi butas rin to, eh. So, ang gawin natin, ganito rin na lang. Maliit ang haba ng dahon. Ayan, mahaba pero liita na lang natin. Sobrang liit na yan. Linis, nagsuma na lang. Pagkapait.
Pero pwede rin ninyo gamitin yung maliit na dahon, no? Kaso lang, ang liit, ganun din yun. Ito ala, sobrang liit na guys. Wala akong mapala sa mga dahon niya. Parang sira. Bublihin niyo na lang pag mayroon kayong ganyan. Yan o, dalawang dahon niyo. Kasi hindi kayo makakabalot. Kasi butas ang dahon. So, yung dahon na magsilabasan. Red zone nyo na lang to sa ano? Puto. Yung dahon dito. Paano ko mabalo to? Sayang lang po. Mga dahon ko. Sira, sira. Nangyari ganun ang nangyari kasi mahirap yung dahon dito guys, hindi katulad sa Pinas na ayan o, puro sira, wala na akong dahon. Paano to? Hindi mo sila pwede ibalot kasi ayan o, sira. Mayroon pa naman ako. Paano kaya ito? Medyo matigas pa kaso wala na ang dahon. Wala na akong dahon guys, ubus na, sira-sira pa.